So guys, ito naman yung green rat snake pumasok sa loob ng bahay nila. Papakawalan din natin ito. Pakita ko lang sa inyo. Talo mo? Pag nagalaw yung buntot niyang ganyan, nagbabanta siya ang mga agat. Baga sa cobra nagtutulog. Yan, naka-strike position na siya. Wala itong umandag guys. Ang tawag dito ay green rat snake sa mga hindi nakakaalam. Mabait siya kanina, di ba? Papatapangin natin. So itong nakikita nyo, huwag yung gagayahin ito kasi baka makagat kayo sa mata. Hindi kayo mabulag. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kasakit ko magat to. Sampol, sampol. Ito guys, taga tayo sa kanya. Pag kumagat yung ahas, huwag niyong hihilahin. Kasi pag hinahinila niyo, matatanggal yung ngipin niya. Kasi kinokontra niyo yung ngipin niya, nakagano yung ngipin niya. Huwag kumagat yun, tapos hinila yun. Nalobo. Kumbaga sa obra, naghuhod yung cobra siya naman, dumolobo yung ano niya. Leg niya. Nakukito ko iyo, right? Ang pagkain ng green rat snake guys sa wild. Paniki, ibon, daga. Yung mga paniki kasi pag sobrang dami na nila, magiging peste sila sa bukid natin. So sila nagbabawas ng populasyon ng paniki. Wala silang kamandag. Nahawig lang yung kulay nila sa viper. Kaya minsan, pagkakabalan siyang viper. Nakakita kayo ng ganito kahaba, green rat snake to guys. Tapos yung ulo niya. Iba sa viper. So ayun. Magbait naman ito eh. Pinapatapang ko lang para medyo may tatili. Eh, pakagat ka rin pagkatapos ko. Ayan yeah, guys. Away ko! Ayaw na maglaro. Hindi ka na ano. Ang pwede ka. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. So ayan yung agat niya. Sakit. Hindi. Hindi. Ayan, pag hindi mo hinila yung kagat guys, ayan lang yung magiging sugat. Ayan lang. Pag sa ilong kakinagat, mas masakit. Ayan naman natin, wala bang allergy pre? Wala naman bro. Kasi pag may allergy kayo guys sa kagat, may allergy kayo. Dito lang, dito lang. Pwedeng may effect yung kagat sa inyo. Kahit walang kamandag yung hayop. Yung mas sobrang bait na ito, ayaw kumagat ng pusa. Ulitin mo muna. Ayaw nga.
Bait, no? Bilis niya bumait, guys. Mamaya mag-strip na. Ano? Halo. Halo, ah. Ayapin, humanga nga na. Ikaw nga. So, may bago yung isip ni pare Emerson. Allison pala. Shoutout kay Emerson. So, ayan lang yung kagat niya sa akin, guys. Pag hindi nyo hinila, ayan lang yung magiging sugat. Pag hinila nyo yung kagat ng ahas, mawawakwak yun. So, madaming dugo. Pag naagat kayo ng mga ahas, huwag kayo manenervyos. Huwag kayo manenervyosin kasi ayun minsan yung nakakapatay ng tao yung nervyos. Kahit walang kamandag yung hayop. So, ayun guys. Alright. So, eto ngayon siya guys. Sobrang bait niya na. Pero hindi ko pa rin siya pwedeng lagay sa mukha ko kasi kamagat yung mata ko eh. Sobrang kalmado niya na. Ganun lang yung ginawa ko, hinawak-hawakan ko lang siya. Ayaw niya naman kumagat eh. Stop ka. Kahit ako kayo ng subong daliri. Ayun eh. So ayun. Super thing. Hindi ko kasi siya sinasaktan kaya ganito siya kabait sa tao. Pati yung paghuli sa kanya. Yung humuli kasi sa kanya, marunong yun. Tinuruan ko siya mga huli nang hindi nasasaktan yung ahas para ma-rescue niya ng maayos. Kasi kapag hinuli mo yung ahas guys na nasaktan yun, na trauma yun, pwede siyang ma-stress. Pag tinulong mo siya, pwede siyang mamatay ka agad. Lalo na kung nalamog yung katawan niya, katutuon sa ulo niya. So yung paghuli dito, kinamay lang, tapos nilagay sa bote. Tapos eto na siya. Hinawakan ko lang, so mabait na. Subo daliri. Pag ginaganan ko lang siya, tanga nga. Minsan nga, hindi eh. Pag lumalabas yung talaga, dila niya, kalmado lang yan. So, ganun lang guys. Pag magre-rescue kayo, huwag niyo sasaktan yung hayop para bumait siya sa tao. Kasi ito, walang kasugat-sugat nung inuulin ng tatay ni yung bata eh. Kaya madali siyang bumait. Kahit ibang tao umawak sa kanya. Diba? Bait niya na. Ganyan lang yung pag-hunting sa ahas guys. Kahit wild. Yung hindi naiipit, nakakagalaw siya ng ano, normal. Hindi pesil yung paghawak sa kanyang ganyan. Yung paghawak mo siya, nakakagalaw din siya. Tapos yung lumalabas yung dila niya, ibig sabihin hindi siya stress. Tapos gumagalaw siya. Green rat snake, non-venomous. Coffee team. Tawag dito sa Tagalog, tawag nila Talbustubo. Talbustubo kasi sa puno ito nakatira guys. Kaya madalas niya makain mga ibon at paniki. Di siya kagaya ng mga kobra sa lupa. Pag puno yung ganito. Kaya pag namumuti kayo ng ano, mga prutas, nagka-harvest kayo, madalas kayo makakita nito. Huwag nyo silang papatayin kasi binabantayan nila yung prutas nyo para dun sa mga kumakaing mga paniki. Di ba galit kayo sa paniki kasi kinakain yung prutas nyo? So ito yung bantay nyo sa puno. Bantay nyo sila to. Bantay nyo. Tapos minsan pinapatay nyo pa. So sana pag napanood nyo to guys, huwag nyo nang patayin tong green rat snake. Kasi sobrang bait nito.
sa Wild, matapang sila kasi naku-corner sila eh. Kumbaga, pag umakit ka ng puno, wala na silang tatawidan, hindi sila makakaiwas, kaya no choice sila. Kung hindi sila tatalon, panlalaban sila. Tinatakot nila yung tao. Pero sobrang bait nito, guys. Sana huwag nyo na silang patayin. Wala silang kamandag, gusto mo pakagat pa ulit eh. Ayaw naman kumagat eh. Ilang minuto ko lang hawak eh. Alright. Sana may natutunan kayo, at kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe. Malaking tulong yun, guys. Salamat. Love you.